O, bilisan na niyo yung janap. Gumawa ka ng iced tea, anak, ha? Nay! Oy, Natoy! Siya na ba yung nanay? Siya na? Oh, napakaganda naman. Parang artista. Si Nay Tetay. Siya nagalaga sa akin mula nung bata pa ako. Nay Tetay, si Irene ko, girlfriend ko. Naku, iha. Ikinagagala kitang makilala. Napakaganda niyo talaga. Hi! I'm Emma, youngest sister ni Kuya. Irene. Welcome, Irene. Wow, Miss Lucy! Sana sa gala! Nakahain ka na? Maghahain na po. So... Lucy. You're the girlfriend. Ano ang pangalan mo ulit? Irene. Nice to meet you, Eileen. Please, feel at home. Irene, hindi Eileen. Well, whatever. Si Lucy. Fur. Ay, alam mo, natry ko na rin mag-organize ng event for our school. Very demanding. What more kung magiging career ko, di ba? Basta alam mo yung market mo, tapos organized ka naman, I think you're good na. Emma, events organizing lang yan. Hindi mo kailangan maging genius para gawin yan. Especially kung kids' parties. Am I right? Oh my! Your ring is gorgeous! Is that an engagement ring? Oh my! Mamang is calling. Lucy, ako na magsasabi kay Mam. Hi, Mamang! We have a special guest tonight. Meet Natoy's girlfriend, Irene. Good evening po. Lucy? Bakit taas ang laptop? Tanan? Maganda ka, Iha. Nice to meet you. Nice to meet you po. Esensya ka na. Pareho tayong hindi handa sa ginawa ni Lucy. Plano ko kasi kausapin muna si Mamang bago kita ipakilala sa kanya. Ganun ba talaga kapormal ang Mamang mo sa lahat ng nagiging girlfriend mo? Ganun siya sa lahat. Pero huwag kang mag-alala. Pag nakilala mo siya ng personal, marirelax ka sa kanya. Alam ko itong pinapasok ko. Naiintindihan ko kung hindi ako madaling tanggapin. May anak ako sa pagkadalaga at hindi ko na mababago yun. At hindi ko rin balak paguhin yun. Ang mga pinagdaanan ko ng anak ko, sila bumuo ng pagkatao ko. Natoy, mahal kita. At alam ko ganun ka rin sa akin. Pero hindi ako papayag na maging problema tayong dalawa sa pamilya mo. Ayoko maipit ka. Hindi ako aasa na isasakripisyo mo ang mga taong mahal mo, lalo na yung pamilya mo. Katulad ng hindi ko kaya isakripisyo ang anak ko. Wala magsasakripisyo. Akala siguro ni Kuya at ng girlfriend niya na makakalusot sila kay Mamang. Nakita mo ba yung reaction ni Mamang? Naku, mukhang hindi niya Betsy girl. Irene! Irene ang pangalan niya, hindi girl. Hindi ko nagustuhan yung ginawa mo, ha? Bakit, Kuya? Anong mali sa ginawa ko? Inintroduce ko lang naman ang girlfriend mo, diba? Tigilan mo ako. Alam ko yung gusto mong gawin. Ngayon pa lang, ha? Sinasabi ko na sa'yo, ha? Tumigil ka na. Parte na ng buhay ko si Irene. Matuto kang igalang at tanggapin siya, ha?
yung buntong hininga na yan. Tay, kasi pakiramdam ko mahihirapan akong pakisamayan yung isang kapatid ni Natoy. Ang mahalaga, anak, maging matibay kayong dalawa ni Natoy. Sa nakikita ko naman eh, siya yung tipo ng taong handa kang ipaglaban sa kahit na sino pa man. Tsaka, parati kaming karami ng nanay. Iniisip ko kasi tayo paano kung hindi ako magustuhan ng mamang ni Natoy. Huwag kang magpapa-apekto sa sinasabi ng na kahit na sino pa man na labas sa pamilyang binubuo mo. Kahit kami ng nanay mo, lalo na yung mamang ni Natoy. Irene, hindi ba siya yung schoolmate mo noon sa bataan? Doon pa rin ba siya nakatira doon sa Dugyuting barangay na yun na... Ano na ang pangalan na nakalimutan ko na eh. Hindi ba magulo doon? Ma'am, matagal nang wala sila Irene doon. Maayos na ang buhay nila ngayon. Wala naman akong sinasabing ganun sa pamilya niya. Hindi ka pa naman sila nakilala eh. At least. Yung pamilya ni Abigail, na-meet ko na. A decent and educated family. Mamang, disente naman yung pamilya ni Irene. Ito, pwede ba, please? Ito na yung huling beses na babanggitin mo yung pangalan ni Abigail sa usapan natin. Si Irene na po yung girlfriend ko ngayon. In love ka na nga. Eh, gusto ko lang naman makilala yung babaeng inaakyat mo sa bahay namin ng papang mo. Nagpapakaina lang ako, anak. I hope you understand. I love you and I want the best for my son. Ayoko lang naman yung nangyari kay Lucy. Bad choice, ano pang asawa niya? You deserve someone better. Mabuti kang anak. Mamang, mahal ko ho si Irene. Sobra. Baka rin talaga yun, insan. Ako, hindi ko talaga ayaw magpakasal eh. Bakit? Dahil maraming chicks na iiyakan ka. Taas ng confidence mo, magkape ka nga. Pero seryoso, mas believe ako sa'yo eh. Napapayag mo si Tita Conching. Pero, alam ba niya na may ready-made anak na kayo ni Irene? Mico, anak. Nak, dumating si Natoy. Sinama si Mico sa court. Magbabasketball. Alam mo, bilib na bilib nga ako dyan kay Natoy. Kung makipag-banding kay Mico, akala mo tunay na niyang anak. Lalo na siguro pag naging official na tatay na ni Mico yan si Natoy, no? Oo nga, Nay. Malapit na sila sa isa't isa. Marami nang sabi sa akin noon. Mahirap daw yung buhay ng stepmother, stepfather, stepbrother, tsaka stepsister. Masalimuot daw. Kasi, di daw magkakadugo. Di daw tunay na pamilya. Pero, posible naman, di ba? Tignan mo nga yan si Natoy kay Mico. Lalayo pa ba tayo? Si tatay kay Tupi. Naisip ko nga po, pareho si Natoy at si tatay. Si Natoy, parang minahal na rin niya na tunay na anak si Mico. Kaya yan si Natoy, hindi na dapat pinakakawalan. Parang tatay mo, hindi ko na pakakawalan yun. Pinaglalaban. Kasi pinaglalaban nila mga pangarap natin mga babaeng may anak na magkaroon ng buo, masaya, at kumpletong pamilya para sa mga anak natin. Ikaw, ako at si Mico, at ang pamilya natin, at ang ibang mga mahal natin sa buhay. Sa isang maliit na simbahan, tapos maliit na reception. Okay lang ba sa'yo yun? Simpleng kasalan lang? Oo naman. Irene, basta kasama kita ng araw ng kasal natin, yun ang magiging pinakamasayang araw ng buhay ko. May request na pala ako sa'yo. Hindi ba dapat malaman na ng pamilya mo na may Mico na ako? Huwag kang mag-alala. Sasabihin natin kina Mamang. At lahat gagawin ko
para matanggap at mahalin nila si Mico. Dahil ng pagtanggap at pagmamahal ko sa kanya. Ano ba? 25,000? Bilisan mo! Pero ma'am, hindi pa po kasi nagtitext si Sir Natoy. May-ari din ako dito. Hindi kailangan. Lahat na lang ikukonsulta mo sa Sir Natoy mo. Joy, nauubusan ako ng pasensya sa'yo. 25,000 ngayon na or else sesantihin kita. Pero ma'am... Bilisan mo! Tama nga po. Kalusi, bakit nasisinungaling ka? Bakit mo sinasabi kay Joy na may approval ko yung pagkuha mo ng pera? Lucy, malaking halaga yon. Kaya kailangan alam ko. Dahil ino-audit ko yun para sa tax. Teka lang. Ba't magalit na galit ka? Ha? Hindi porket ikaw ang namamahala ng family business natin, eh ikaw lang masusunod. Gipit ako. Hindi pa nagpapadala ng sustento si Brian. Yan! Bulagsak ka kasi sa pera. Gastos dito, gastos doon. Baka nakakalimutan mo. Hindi sari-sari story yung negosyo natin na anytime pwede kang kumupit sa kahan natin. Kupit? Kupit ang tawag mo doon? Kuya, alalahanin mo, kapatid mo ko. May karapatan din ako sa pera dito. Wala kang malasakit sa kabuhayan natin dahil sa'yo, puro palabas yung pera. Wow! Okay, sige, ikaw na bida. Palagi namang ganun eh, no? Kayo lang ni mamang ang nagkakaintindihan? Galing mo, kuya! Yay! Lucy! Oo. Easy. High blood ka na naman eh. Ready ka na? Oo naman. Sasabihin lang naman natin sa mamang mo na may anak na ako sa video chat, di ba? Kaya hindi ako dapat kabahan. Pero kinakabahan pa rin ako. Nandito ako. Magkasama tayo. Pangako, kahit paano maging reaksyon nila, walang magbabago. Ikaw pa rin ang babaeng mamahalin ko at nakakasalan ko. Okay. Hindi pa nilalabas yung pagkain. Dara, what's taking you so long? My God, text ng text! Oh good, you're here. Pwede na natin kausapin si mamang. Okay, dial mo na. No need. Mamang, ba't di ka nagsabi na papalik ka pala? Ikaw pala yung maswerteng girlfriend ng anak ko. Welcome back. Surprise na to. Pero wala naman tatalo doon sa ulat kung nalaman kung may plano ka naman makasal. Yes, ma'am. Magpapakasal na po kami. Conching. Natoy's mother in the flesh. Mas maganda ka pala sa personal kaysa sa Skype. Masyado mabilis para sa pagpapakasal. Kailan ba kayo ulit nakita ni Natoy, Irene? 5 months ago na po. 5 months ago? Samantalang 3 years ang tinagal ninyo ni Abigail. Natatanda mo ba, Natoy? Nanauwi sa wala. Ma, itakasal mo kami ni Irene. Hindi na ho importante kung kailan ulit kami nagkita o gano'ng kahaba yung engagement namin.
Mahal ko sa Irene. Simula nung bata pa kami hanggang ngayon. Yun ho ang mahalaga. And ma, bago ho kami tuloy ng kasal ni Irene, gusto ko sanang malaman niyo. Nahihilo ako. Tetay, ewan ko ma. Ano ba tong jet lag ko? Grabe. Nahihilo ako. Ah, sorry ah. Sorry. Tulungan mo nga ako. Ah, Natoy, may sasabihin ka pa ba? Sige. Sa pagdating ng mama mo. Ano naman, Flora? Esther? Ano ba naman klaseng paglilabel ito? Nag-abroad lang ako, ito na madadatnan ko sa inyo. Gustong-gusto niyo ba ako magalit? Masaya na kayo na nasasaktan niyo ako. Ano? Mga imbis na yung mga tauhan natin pinagbubuntunan nyo, bakit hindi lang ako diretso nyo? Natoy, buhay mo yan. Hindi naman kita nadidiktahan. Ang gusto ko lang, eh mag-isip-isip ka. Mag-isip ka mabuti. Ma'am, mabait si Irene. Mabuti siyang tao. Saan nabigyan niyo ng pagkakataon? Hindi ko naman pwedeng sabihin na gusto ko siya dahil hindi ko nga siya kilala. Hindi ko rin naman pwedeng sabihin hindi ko siya gusto dahil hindi ko nga rin siya kilala. Eh, saan naman ako lulugar? Sige nga. At ano ba namang klaseng ina ang papayag na ikasal ang kanyang anak sa babaeng hindi niya kilala ng lubusan? Ko nga pong ipakilala sa mamang ni Natoy si Mico. Kaso, Nay, bigla pong umalis. Parang allergic sa akin. Ganyan ang mga Benan. Masyadong protective sa mga anak nila. Ako nga dati, halos pagdilata ng mata. Ano pong ginawa niyo, Nay? Makisama. Yun ang dapat eh. Kasi nanay pa rin ngayon. Pero anak, hindi magtatagal yan. Pag nakita nila kung gaano mo kamahal si Natoy, matatanggap ka rin ng mga yun. Sana nga po, Nay. Sana dumating yung araw na mapakilala ko si Mico para wala na akong tinatago. Hello. Happy Days Event Services. Andiyan ba si Irene na Magdangal? Ay, ma'am, wala po sila. Nasa event po. Saang event? Alright. Thank you. Okay, kids! Ito na susunod na games natin, ha? Kailangan nyo pong magsuot ng costume. Magsuot na yung costume, tatakbo dito. Tapos, tatalon-talon sa ganyan. Iikot, pabalik dito. Nasusot niyo po yung sako. Dali, dali, kuya. Ituloy mo yung sinasabi ko sa'yo, ha? Tandaan mo maigi, ha? Tatalon ulit. Dali, Irene, paunahan Irene. Yan. Oh, tapos iikot, mo iikot, yung inaanak ko. Pagkatapos pangangahin mo ganyan. Board na board na siya. Alam mo, gawin ko. Okay ba yun? Sumama ka sa kanya, laruin mo. Sige, siya. Okay, okay ba yan? Ako naman.
sa'yo, nakalimutan mo na. Huwag kang magyayabang. Kailangan humble lang tayo palagi. Yes po, Mama. Sige. Pero pwede ko po ba ito pakita sa mga kaibigan ko? O naman, share mo yan sa kanila. Yan ang tama, humble nga. Ipakita sa mga talunan. Share naman kasi. Bata ka! Bakit hindi mo tinitignan yung dinadaanan mo? Sorry po. Sorry po talaga, hindi ko po sinasadya. Bata! Mico! Mama! Five years ago po, nung nabuntis ako, hindi ko po alam na may pamilyang lalaking yun. Iniwan niya po ako. Kaya ako po ang nagpalaki sa anak ko, katulong ng pamilya ko. Gusto po sana namin sabihin sa inyo nung nakaraang nandito ako, hindi lang po natuloy. Ma, nakilala ko na yung anak na Irene, si Mico. Sobrang bait po. Sigurado ako magugustuhan niya siya. Matutuwa ka sa kanya. Honestly, hindi ako natuwa nung dinumihan niya ang damit ko. Ma'am, please. Baka naman pwede mong bigyan ng isang chance pa yung bata. Tapusin na natin itong pag-uusap na ito. Ma'am, huwag mo naman kaming talikuran, oh. Kami na itong lumalapit sa inyo. Ano ba ang gusto mo? Ha? Matuwa ako? Na inamin nyo ang totoo? Baka naman kung hindi ka pa nalaman na may anak siya, ay hindi nyo aaminin sa akin. Magkakagulatan na lang tayo sa araw ng kasal na parang may instant mami. Instant na may anak ka na pala! Pagtatapat naman namin sa inyo eh. Sa totoo lang, hindi naman talaga issue sa akin na may anak si Irene eh. Ma'am! Ma'am! Bakit Natoy? Bakit sa lahat ng mga babae, may anak pa ang napili mo? Sagutin mo nga ako. Sige, ipaintindi mo sa akin. Kung bakit sisirain mo ang buhay mo ng ganito? Ma'am, ang tanggap ko siya. Tanggap ko yung bata. Mahal mo ako, tatanggapin mo na mahal ko sila. Kahit na sinong ina, hindi matatanggap ang kaisa't isang anak niyang lalaki makapangasawa ng babaeng segunda mano. At may anak pa sa ibang lalaki! Gamitin mo naman ang utak mo. Hindi naman ako nagpaka-alipin sa ibang bansa para palakihin ka, pakainan, pag-aralin, para lumatiso ng ibang babaeng disgrasyada! Tama na! Bula ho ang desisyon ko. Itutuloy ko ho ang kasal. Sa ayaw at gusto mo.